Hello everyone, welcome to another session of my blog for today. Ohayo gozaimasta, annyeong haseyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias a todos, buongiorno a tutti, bonjour. Allora, last 2 days ago, I gave you updates about the Sanatoria 2020, and for today, we will discuss about the Colt Badante Sanatoria 2020, part 2. So, last time, I gave you updates about the Sanatoria, and in just 2 days, it has a lot of good comments, feedback, and supports. And it hits almost 700 viewers in just 2 days and 3,176 watch minutes. So, thank you so much for your support. And it gives me a lot of efforts to continue my blog. And to continue for supporting my blog, just always hit like, share, and give good comments to Francis Sensky Jazz on YouTube channel. So, before we continue with our discussion and session for today about the Colt Badante 2020 Sanatoria, let's watch this clip first. Last May 16, 2020 updates on TG.com, and later we will give updates and more discussion about it. So, let's watch this first. Composto da un solo articolo, ma è lungo ben 5 pagine il testo sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, un provvedimento che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe garantire la dignità delle persone, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro. Vediamo allora nel dettaglio cosa prevede. Innanzitutto la norma riguarda i lavoratori impiegati in agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse, e poi colf e badanti. Per presentare istanza di regolarizzazione ci sono due strade. La prima, dimostrare di aver lavorato in uno dei settori previsti dalla norma prima del 31 ottobre 2019. La seconda strada prevede l'autodenuncia del datore di lavoro, che pagando un forfè per i contributi pregressi potrà mettersi in regola. Se il datore di lavoro però negli ultimi 5 anni è stato condannato, anche non in via definitiva, per reati legati all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di esseri umani o anche per aver utilizzato lavoratori in nero, non potrà accedere alla regolarizzazione. Le domande andranno presentate dal 1 giugno e fino al 15 luglio. Come dovranno essere presentate lo stabilirà nelle prossime settimane un decreto ministeriale. So, after watching the video clip, we heard that this coming June to July 15, there will be a sanatoria or amnesty for Colt Badante and other sections or settori. And it is discussed there that Colt and Badante via alla sanatoria dal 1 giugno per 200.000 quota per Italia. So, there will be a sanatoria for Colt Badante that will start on 1st of June up to July 15. So there will be a 45 days of processing and passing your requirements documents, so you can start now convincing your employer to give you a contract to legalize your permanent staying here in Italy, for you to have your permit to work, permit to stay here. So there will be a 200,000 quota per total Italia. Ci sono 200.000 quota per tutta l'Italia, not only per Colt Badante. It also includes those who are working also in agriculture, pesca, allevamento, and so on in other sections that can give other stranieri to have their permit of stay. So it also discussed there that la stima parlano di circa 200.000 Colt Badanti e altri settori. So yun na nga po yun. That's it. That includes also the Colt Badante. Also includes those who are working also on handicaps, on a familia, kaya ayuta pamilya, those who are helping families, Italian families, che potrebbero essere coinvolti nella sanatoria, that can be also included in this sanatoria. It also includes il lavoro domestico, è uno dei settori
che insieme a quello agricolo, allevamento, pesca, potrà usufruire della nuova norma. Una notizia ben accolta da tutte le organizzazioni di categoria. So, yun na nga po yun, doon nakasama yung mga domestiko, agricolo, allevamento, pesca, nakasama sa pwedeng mabigyan ng papel. La ultima sanatoria fatta nel settore nel 2012 messe in regola 300.000 persone. So, nung last 2012 po, ay nagbigay na din sila ng almost 300,000 na pagbibigay ng papel sa mga tao para magkaroon ng kanilang sojourn or permit of stay here in Italy. Non tutta la platea dei domestici attualmente in Italia con contratti irregolari o permesso scaduto potrà però beneficiare della possibilità per alcuni requisiti indispensabili. So, yung mga nawalan din po ng papel na naiskaduto ay naabutan ng pagkakaroon ng problema ngayong pandemya o nagkaroon ng sitwasyon na pagsasara ng mga sangay ng gobyerno ay may chance din po silang makarenew at magkaroon ng pagkakataon na maayos at mai-renew nila maayos ang kanilang mga papel o kanilang permiso de soggiorno. Poi la seconda fase è la presenza. Il fatto di riuscire a dimostrare che si stava già in Italia prima del 8 marzo scorso, prima del lockdown. So, kung naabutan man po ng lockdown ng March 8 at naiskaduto na yung papel, ay pwede rin po itong ihabol at ayusin na binibigyan naman ng pagkakataon na mairenew ang kanilang mga sojourno. Kahit na po ito ay naiskaduto, ay may chance pa rin po na mairenew ng maayos ang inyong mga papel. Poi, sono ammessi anche stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. So, nakasaad din po dito na yung mga straniero na ang kanilang permesso di soggiorno ay na-expired na last October 31, 2019, ay maaari pa rin po nila itong ma-renew. O kaya yung mga sojourno na na-convert man ito ng ibang titulo ng kanilang sojourno, maaari na convert po ito sa ibang lugar o bansa at nagbalik uli sila sa Italia. As long as ito ay covered ng October 31, 2019, ay binibigyan pa rin po ito ng Ameso, yung ginagrant pa rin nila ito na ito ay ma-renew. So, sa parte pong ito din ay sono esclusi immigranti che sono macchiati di particolari reati. Ito rin po nakasaad dito na ine-exclude yung mga migrati na nagkaroon ng kaso ng mga reato tulad ng mga spaccio sa droga, sa prostitusyon, abuse, minors abuse, sa crime, sa financial problem na hindi nagbabayad ng kanilang mga pinansyamento, and so on, na as long as covered sa riato. So yun po, hindi po pwedeng basta-basta mag-apply yung mga may nagawa ng riato against sa gobyerno ng Italia. Baka lalo lang po magkaroon ng problema, huwag na po masyadong mag-risk. Kung magre-risk man kayo, siguraduhin nyo po na kayo ay nasa tingin ninyo ay maayos at wala namang kayong nagawang masama. Siguro wala namang masama na kayo ay mag-apply din, pero nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo sumugal. So, paano nga po ba ang mekanismo? Paano ba ang mekanismo ng pagkakaroon ng permesso di soggiorno at paano ang pag-a-apply nito? So, il meccanismo possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.
So, ang pagpapresent po ng mga needed na requirements o kung ano man ang kanilang mga kinakailangan na inyong isubmit, ito po ay mag-uumpisa sa first day of June up to 15 of July. So, binibigyan po kayo ng 45 days para mag-process ng inyong mga papeles. So, ngayon pa lang ay sana makonvince nyo na inyong mga employer na ligaw-ligawan nyo na. Na para malaman nyo na pwede nyo na silang kausapin kung kayo ba ay kanilang matutulungan may kayo ba ay kanilang matutulungan. So, kung hindi man nila kayo matutulungan, at least makakagawa kayo ng paraan kung paano kayo magkakaroon ng papel. Maaring maghingi kayo ng tulong sa mga kakilala ninyo na mataas naman ang kredito. Dahil pwede rin po yung mga kababayan natin na tumulong as long as sila ay may mga negosyo, sila ay may mga dita, impresa, o yung mga kamag-anak natin na napakataas naman ng kanilang kredito na pwedeng palabasin na sila ay inyong mga employer o kunwari ay nagtatrabaho tayo sa kanila, maaaring pwedeng gawing babysitter or kasamahan sa bahay or kumeso sa kanilang mga negosyo or waiter or crew and so on. Saan po ba ito pwedeng i-present? The processing can be done at Sportello Unico per Immigrazione. So, yung Sportello Unico per Immigrazione, ito po ay matatagpuan sa Corso Monforte 29 o 31 yata. Hindi ako sigurado kung ano yung number ng building. Pero nandun po yun sa 29 or 31 ng Corso Monforte o tinatawag nating prefetura. Doon po yung sangay ng Sportello Unico per Immigrazione. Maaari din pong idaan sa may IMPS. Kung saan IMPS kayo malapit, pwede rin po kayo magtanong ng informasyon kung sakasakaling meron man silang mga modulo or nagpa-process ng pagkokontrata ng Colt Badante. Sanatoria, 2020. So, ang IMPS po, siguro meron dito sa may Missouri. Meron po kayong magtanong dyan at mag-inform. Sa may Missouri, take po kayo ng Metro Jalo, baba kayo sa Duomo. Then, San Fermato siguro yun. Malapit na yun sa Duomo. Pwede nyo rin lakarin siguro sa Duomo. Kumuha na lang kayo ng bus or tram. Meron pong due posibilidad para magkaroon ng pa-requesta. Ano ba yung mga due posibilidad na ito? Uno, prevede che a presentare le richieste sia il datore di lavoro o perché vuole concludere un contratto di lavoro subordinato. So, yung unang posibilidad po ay yung kailangan mag-present ng requesta ang inyong employer na kayo ay nagtatrabaho sa kanya at gusto niyang mag-conclude ng magbigay ng contract of work sa inyo para kayo ay ma-regular at ma-legalize sa kanyang sa pagtatrabaho sa kanya. So, yun nga po. Kung meron na kayong employer dyan, pwede nyo na silang kausapin na sabihin na gusto ninyong ma-regular sa kanya. Basta pumunta lang po yung ating kinausap na employer na mag-present ng mga necessary documents and requirements para sa pagko-contract. So, maghanda-handa na po tayo. Siguro kailangan dito meron na tayo nakahandang passport. Number one po yun na kailangan dahil doon mabe-verify yung ating identification. Hindi ko lang po sure kung need ngayon ang Codice Fiscale. Dahil noon, need po ang Codice Fiscale. Hindi pa naman po masyadong clear dahil sa June 1st pa naman malalaman totally sa modulo na ibibigay nila kung ano yung mga necessary requirements. Kung wala pa po makakasagot siguro kung need ba yung Codice Fiscale o hindi. Pero mas maganda na rin siguro kung meron na rin kayo nakahandang Codice Fiscale, pwede kayong mag-inquire o maghingi sa Agencia delle Entrate, sa ano po ito, sa may Lotto, sa Metro Lotto, Linya Rosso.
So, kung sakasakaling needed man siya, eh, at least meron na po tayong pinag-ahawakan. Pero tingin ko po, kailangan siguro ito. Kaya ngayon pa lang, wala naman kayong ginagawa. Alamin na ninyo kung bukas ba ang Agencia de Entrate at kung nagbibigay ba sila ng Codice Fiscale. So, perdicirare la doon po sa requesta ng Datario de Labor sa paghihingi ng pagkokontrata, nakasaad din po doon na perdicirare la susistencia di un rapporto di laboro irregolare tutore in corso con cittadini stranieri. Quindi, auto denunciandosi per aver dato lavoro senza contratto. So, nakasaad po doon na nagtatrabaho kayo sa kanya, na wala kayong kontrata, na kayo ay naglalaboro nero sa kanya, pwede niya kayong irregular at gawa ng kontrata as long as yung raporto de laboro ninyo ay kayo talaga ay nagtatrabaho sa kanya. Pwede, palalabasin niya po na kayo, I mean, talaga nagtatrabaho kayo sa kanya. Yung mga palalabasin lang na nagtatrabaho kayo, siguro yun mangyayari sa mga ibang Pinoy na nakikiusap sa kanilang mga kakilala o mga ibang amo na sila na ang magbayad ng hinihinging kabayaran sa pagkakaroon ng permiso de sojourno, na kahit sila na siguro ang magbayad, as long as palabasin lang doon na sila ay nagtatrabaho sa kanila. Para nang sa ganun ay maganda po ang proseso. Kaya ngayon pa lang, kung may mga kamag-anak kayo o kaibigan o maaring mga kakilalang Italiano o mga Pilipino na sila ay Italian citizen na, pwede na silang pakiusapan na kung pwede nila kayong tulungan. Hindi po pwede palang maghingi ng tulong doon sa mga kakilala natin o kapamilya o kaibigan na gustong tumulong na ang kanilang permiso de sojourno ay normale lamang. Dapat po ang kanilang sojourno at least ay carta sojourno, yung census cadenza na po. O kaya yung mga Pinoy na naka-citadinan sa Italiana na kung saan sila ay may dual citizenship na dito, na pwede silang tumulong sa inyo as long as na mataas ang kanilang kredito. Kahit po mataas ang kredito nung kakilalang hinihingi natin ng tulong, pero kung ang kanya naman permiso de sojourno ay normale lamang na na-expire ng isang taon o dalawang taon lang, hindi po ito papasa. So, kaya bago kayo maghingi ng tulong sa iba at magbigay ng pera o baka ma-scam pa kayo, eh, alamin nyo muna kung yung tumutulong sa inyo ay carta sojourno o nakakarta o naka-citadinan sa Italiana na. Nakasaad din po dito, nel caso col finero, deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta. So, kung nagtatrabaho man po kayo ng under the table o tinatawag nating col finero, kailangan naka-indicate din po sa kontrata de laboro ninyo na ang inyong ang inyong income, para nang sa ganun ay malaman din, dahil ilalagay din po yun sa modulo siguro, kaya nakalagay dito na nel caso enero, kailangan naka-indicate yung durata del contrato di laboro. Ito po yung determinato o indeterminato lang ba kayo sa kanila. So, nakalagay din po doon na il datore di laboro deve pagare 400 euro o in più un forfeit per il contributo progressi ancora da definire. So, ang ating pong employer ay magbabayad ng 400 euro plus forfeit per il contributo progressi ancora da definire. So, hindi pa po fix yung 400, pwede pa po itong, may dagdag pa po ito para sa forfeit per i contributi, pero da definire pa po to. Siguro malalaman pa natin ito sa pagpipilap ng modulo, sa pagpapresent ng ating mga documents starting June 1st to July 15. So, binibigyan din po pala ng pagkakataon, dito nakasaad din na maangke chi non ha già un datore di lavoro disponibile più chiedere di uscire dalla clandestinità.
In questo caso il migrante presenterà la domanda da solo presso la questura, requisiti lo stesso. So, ito po, good news din po ito, dahil kasi naman po yung mga walang mahanap na mga employer, pwede rin po kayong mag-try na mag-apply as long as na as long as ay binibigyan pala kayo ng pagkakataon na maghanap within 6 months na maghanap ng employer. Dahil ang gagawin po dito ay kahit walang employer ay pwede rin mag-apply as long as gusto niyo makalabas sa pagka-clandestinita o yung may tinatawag nating sense sa document qui o kung tinatawag naman sa Amerika ay yung mga TNT. Yung mga requirements ay ganun din, pero ang kontratang ibibigay lang po sa kanila ay laboro temporaneo de la durata di 6 mesi. Kaya kung mabibigyan man po sila ng chance na magkaroon ng mabigyan ng papel, sila ay bibigyan lamang ng 6 na buwan. 6 durata solo 6 mesi alla ricerca di un lavoro. So after 6 months, kailangan po ay pag nabigyan na kayo, at least pwede na kayong maghanap ng trabaho na makahanap kayo ng employer na pwede na nila kayong irregular. Para nang sa ganun, bago matapos po yung binigay nilang sojourner sa inyong 6 months, ay nakahanap na kayo ng employer para sila na ang magpatuloy na magbayad ng inyong mga kontributi. At pwede na at kayo ay magre-renew ulit para i-process ulit at palitan ng inyong sojourner na maging humaba na ang inyong permit of staying here. Para nang sa ganun, yung inyong permesa de sojourno na temporaneo, ito po ay mapapalitan ng laboro subordinato, pero in considerazione, kung saan ay binibigyan ng consideration. So, malaking bagay din po ito at malaking tulong para sa mga nag-a-apply. And hindi lang basta-basta siguro tayo nakikinig sa mga ano-ano, kailangan din po tayo nagre-research, nakikinig lagi ng mga update sa balita about sa pagbibigay ng senatorya dito sa Colbadante 2020. So, I hope sa second part na ito ay nakapagbigay ako ng kahit konting magandang impormasyon at balita sa inyo. So, ngayon pa lang, starts now. Kahit na tayo ay naka-lockdown pa rin at nasa fase 2, ay maaari na tayong manghagilap ng paraan at solusyon at maaaring makatulong sa ating mga kapamilya, kamag-anak na sila'y magkaroon ng papel. Basta support-support na lang siguro sa bawat isa. Ano ba naman yung makapagbigay tayo ng tulong sa iba? Para nang sa ganun sila naman ay makauwi na at makakapili ang kanilang mga mahal sa buhay at pagkakaroon ng chance na makapagtrabaho ng regular dito at makabalik ulit. Siguro in the near future, maaari din nilang mapetisyon at makakuha ang kanilang mga kapamilya dito. Di malaking tulong din po yun para financial support at pagbibigay ng pagkakataon na magkaroon sila ng chance na hindi na malayo sa kanilang mga pamilya. So, ano pa pa ang pwede kong idagdag dito? As of now, wala na muna siguro at maghihintay muna tayo ulit kung magkakaroon man ng pagbabago. Hopefully, magiging tuloy-tuloy na ito. Kung ano man sana yung kanilang ibinigay na balita ay sana ay totoong-totoo na at huwag na sana magbago ang kanilang isip. Sana ay tuluyin na nila itong i-grant sa mga nagnanais na magkaroon papel dahil last 2012 pa ha, o ang walang papilan, almost 8 years na or 9 years na. Pero wag po tayo masyadong mag-expect, wala pa pong nakakaalam kung marirelease ba ito kaagad, kung ito ay na-i-process na dahil nung mga nakaraang bigay ng papel, siguro naghintay pa sila ng almost 1 year bago ito ma-release. Sana ngayon naman taon na ito dahil computerized na ay mabilis ang proseso naman.
Pero dahil nga po sa nangyaring lockdown at mga kaproblema sa mga sangay ng gobyerno, maraming mga distancing, maraming hindi muna siguro sila pinagtatrabaho o binabawasan muna yung oras. So, siguro huwag muna tayong mag-expect na mabilis ang proseso at pag-release. Ang importante, tayo ay makapasa at makapagpasok ng ating mga papeles. So, that's it for today. I hope I gave you a lot of good updates and infos about this Gulf Badante Sanatorio 2020. Continue to support my YouTube channel, and I hope you hit the like, share, and subscribe. And see you soon again for another topic of my vlogging here in YouTube. So, bye for now. Ciao. Adios. Arrivederci. Grazie.